Magandang magandang umaga po at pinagpalang araw ng atin pong pagbubulay-bulay. Purihin ang Panginoon, muli na naman po tayong may pagkakataon upang magpanalanginan. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalang. Dakila at mapagpala naming Diyos, muli po naming inilalapit sa inyo ang mga kapatid naming may mabigat na suliranin. Tulungan mo po sila. Ang mga kapatid naming may karamdaman, palakasin at pagalingin mo po sila. Ang mga kapatid naming nangangailangan ng kalakasan, ng gabay, ng tanglaw, abutin mo sila, Panginoon, at higit sa lahat, gamitin mo ang iyong salita upang tugunan ang mga pangailangan ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Kausapin mo po kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulay, ihangin po natin sa aklat po ng ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 1, verses 10 to 11. Who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that he will yet deliver us, ye also, helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay, helping together by prayer. Nagsisitulong sa pamamagitan ng pananalangin. Bakas po ang pag-alala sa mga pahayag ni Pablo sa bahaging ito ng sulat sa ikalawang aklat ng Korinto. Ang mga pagbabatang ito ay dulot ng pagsunod nila sa kalooban ng Diyos. Kabanatang 1, talatang 1. Dahil sa pagnanais din naman na maging kasangkapan ng kaaliwan sa iba pang mga mananampalataya, ay pinagtitiisan ni na Pablo ang mga pasakit kaakibat ng pangangaral ng salita ng Diyos. Talata po ay 6. Datapot maging kami man ay mapighati ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. O maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayunding pagbabata na amin namang binabata. Gayunpaman ay ipinaabot ni Pablo ang kaniyang paniniklukod na makabalikat ang mga mananampalataya sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdama sa kanilang kabigatan. Talatang 7 po hanggang 8. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo'y mga karamay sa mga sakit ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asia, na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan ng pag-asa sa buhay. Batid din naman ng mga manggagawa na ang kanilang mga pagsubok ay bahagi ng pagkakilala sa biyaya ng Diyos na ang lahat ng bagay kung tutuusin ay hindi sa pamamagitan ng kakayanang pantao, kundi sa tapat na pagtulong ng Diyos. Namamalas nilang ang pagkaligtas nila ay tanging sa habag at biyaya lamang ng Panginoon. Sa mga banta at panganib na kanilang sinusuong, ay ganap nilang pinagtatakhan ang pag-iingat ng kamay ng Diyos. Talatang 9 hanggang 10. O kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol ng kamatayan, upang huwag kami magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli ng mga patay, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas, na siya naming inaasahan, na siya namang magliligtas pa sa amin. Kaya lubos na nakikiusap si Pablo na isa sa mabisang alalay na magagawa ng mga kapatid sa Akaya ay ang pagtulong sa pamamagitan ng pananalangin. Talatang 11 hanggang 12. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin
upang dahil sa kaloob na pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Sapagkat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos. Hindi ayon sa karunungan ng laman kundi sa biyaya ng Diyos na kami nag-ugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo. Helping together by prayer, nagsisitulong sa pamamagitan ng pananalangin. Napatutunayan ng mga lingkod ng Panginoon ang mga mahihiwaga at natatanging tulong na ipinagkakaloob ng mga panalangin. Ang panalangin ay nagdudulot ng tulong na tanging ang Diyos lamang ang makapagkakaloob. Ang pagliligtas sa kamay ng mga kaaway na hindi lamang ang mga nakikita, kundi maging ang mga kaaway na hindi nakikita. Bukod dito, may hatid na kapayapang hindi masayod ang mga panalangin ginugugol para sa mga manggagawa at kapwa mananampalataya na sadyang nahahapis at nag-aalala. Gayun din ang sinabi sa Roma Kabanatang 15, talatang 30-32. Ngayon ipinamamaniko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, na kayo magsipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos patungkol sa akin upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisampalataya na nanga sa Judea at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal upang sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ako'y makarating sa inyo na may kagalakan at ako'y makapahinga sa inyo. Sa pakiusap nito ni Pablo ay binibigyan diin na ang panalangin ay napakabisang kasangkapan upang makagawa ang Diyos ng mga katugunang hindi natin nalalaman o nauunawaan. Maliwanag po sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 33, talata ay 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Maraming mabibisa at maraming mga kapakipakinabang na bagay. Tugon na hindi nalalaman ng bawat isa sa atin. Ang tanging pwedeng panggalingan at pagdaluyan nito ay ang pananalangin. Ang panalangin din ay paraan upang may pagkalubang Espiritu ng Diyos na may kalakip na lakas ng loob o tapang na makapagpatuloy. Lucas Kabanatang 11, talatang 13. At ang ating babasahin, Pilipos Kabanatang 1, talatang 19-20. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng paghihintay at pag-asa na sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Marami pong mga balakid, marami pong maaaring mangyari na kung hindi sa pananalangin ay hindi mapaglalabanan, hindi mapagtatagumpayan. Helping together by prayer, nagsisitulong sa pamamagitan ng pananalangin. We ought not to forget further the wonders of prayers. Prayers allow our hearts to express unutterable groanings that only the Spirit can understand. And best, prayers work with the Word of God to confirm the will of God. Romans chapter 8, verse 26-27. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Remember and consider Hannah when she prayed before God that her lips were shut, but her heart speaks. 1 Samuel chapter 1 verses 12-13. Moreover, the help prayer can greatly provide by the hands of God is to work all things for good according to the purpose of God. If you are going to continue the following verse after 26-27, which speaks what prayer does, we can see that in Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God,
to them who are called according to His purpose. Amazing indeed is the help our prayers can supply. We help one another towards God's will when we pray. Prayer is the genuine peaceful way of battling with people and circumstances. When two or more people disagree and would fail to understand one another, try prayer. And when we wait, try prayer. Helping together by prayer, nagsisitulong sa pamamagitan ng pananalangin. Ngayong umaga, kung mayroon pagnanais sa puso natin na tumulong at akayin ang sinuman sa kalooban ng Diyos, makatutulong po ng malaki ang pananalangin. Kung may kapangyarihan na nais nating hipuin ng kamay ng Diyos, mabisa rin ang pananalangin. Sa mga kapatid natin na lubos na nabibigatan at nagugulumihanan, natatangi po ang magagawang tulong ng panalangin. Samantalahin po natin ang pagkakataon na pinagkakalooban po tayo ng Diyos ng kakaibang biyaya at natatanging tulong na may pagkakaloob lamang niya sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pagtulong na gamit ang pananalangin, hindi po natin pagdududahan na hindi kailangan ng talino, yaman o pinag-aralan kundi isang pusong mababa at nakakaunawa sa hiwaga ng panalangin. Maraming matatayog na bundok ang maililipat at mga dambuhalang maibubuwal ng ating pananalangin. Mahiwaga po ang tulong na magagawa ng ating mga pananalangin. Helping together by prayer. Nagsisitulong sa pamamagitan ng panalangin. Ika nga po ng ikalawang Korinto kabanatang isa, talata pong 10-11, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya namang inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Kayo namang nagsisitulong sa inyong pananalangin na patungkol sa amin. Ngayong umaga, napakalaki po ng magagawa. Hindi matutumbasan ng salapi, hindi matutumbasan ng anumang bagay ang tulong at pakinabang na may pagkakaloob ng ating pananalangin. Mapalad po tayo sapagkat lahat tayo ay maaaring manalangin. At kung lahat tayo ay maaaring manalangin, makatutulong tayo sa ganitong gawain. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat po na inilaan ninyo ang pananalangin upang maging daluyan ng natatangi at kakaibang mga lunas at tulong na tanging sa iyong mga kamay magmumula. Salamat po, Panginoon, na kami ay maaaring maging kasangkapan upang maging kabahagi kami at makatulong sa pamamagitan ng panalangin. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maalaala araw-araw isa o dalawang kapatid o mga manggagawang maaari naming tulungan sa pamamagitan ng panalangin. Ito po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.